Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na ang content creator na si Joel Mondina o Pambansang Kolokoy tungkol sa naging hiwalayan nila ng dati nitong asawa na si Miss Grace o mas kilalang Marites. Nagpaunlak ng panayam si PK sa talent manager na si Audrey Diaz upang mabigyan linaw din ang kanyang side at ang mga naging statement ni Grace sa one-on-one talk nito sa YouTube channel ni Luis Manzano. Naging emosyonal si PK habang binabahagi nito ang buhay mag-isawa nila ni Marites. Ayon kay PK ay naging sunod-sunuran umano siya kay Grace noong sila ay magsasama pa bilang mag-asawa. Anya, ginawa umano niya ito dahil akala niya ito ang tama para sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Nagawa din umanong talikuran ni PK ang kanyang sariling mga magulang dahil ito umano ang kagustuhan ni Grace. Pag-amin ni PK, nakasama lamang niya ang kanyang mga magulang nang tuluyan nang silang nag-divorce ni Grace. Wala din umanong pinagsisisihan si PK sa hiwalayan nila dahil anya, ginawa naman niya ang lahat para maging maayos ang kanilang pagsasama. Sadyang dumating lamang ang oras na napagod na din ito. Sa ngayon, ang kapakanan na lamang ng kanilang anak ang iniisip nito lalo pa't malapit umano ang mga bata sa kanya dahil lumaki ang mga ito na halo siya ang nag-aalaga. Dahil sa busy umano si Grace sa kanyang career habang lumalaki ang kanilang mga anak. Ngunit paglilinaw ni PK ay naging mabuting ina umano si Miss Grace sa kanilang mga anak. Siya lang daw talaga ang may gustong ipursigi pa ni Miss Grace ang kanyang pag-aaral noong mag-asawa pa sila. Ngayon, masaya na umano si PK sa bago niyang asawa. Naaawa nga din daw ito dahil sa mga pambabatikos na natatanggap mula sa mga kritiko, gayong hindi naman daw alam ng mga netizens ang katotohanan. Sa huling bahagi ng panayam ni PK, sinabi nitong masaya siya dahil sa wakas na bigyang linaw din niya ang lahat. Ang panayam daw na ito kay Audrey Diaz ang una at huling magsasalita siya. Ganyan talaga ang mga lalaki, humahanap lagi ng rason para ma-justify pagloloko nila. Nung hindi pa siya sikat, wala silang problema, pero dahil sikat na siya, malakas na ang lohob humiwalay sa asawa. Paikot-ikutin mo man ang mundo, ikaw at ikaw lang dapat sisihin dyan. Huwag kang humanap ng isisisi sa asawa mo. Now I know PK, ang anak, pwede nilang itakwil ang kanilang mga magulang. Pero ang mga magulang, kahit ilang dekada ang dumaan, hindi nila kayang itakwil ang kanilang mga anak. Pero hindi lahat ng magulang ay ganon. Meron pa din mga magulang na kayang ibasura ang kanilang anak. You are so lucky, PK, dahil ang magulang mo ay ganyan. Take care at sana maging okay pa din ang relasyon niyo ni Marites as a friends na lang para sa inyong mga anak. Don't blame someone for your own action. Tinalikuran mo mga magulang mo para sa selfishness mo. Huwag humingi ng simpatya. Humingi ka na lang ng sorry sa mga bagay na nagkulang ka at manindigan sa ginawa mong desisyon. Hindi mo naman masisisi si Miss Grace kung nagbago na siya ng pakitungo sa'yo. Of course, ginawan mo ng kasalanan. Huwag mo expect na she'll be the same and treat you the same. Parang yung ginawa ng nanay mo sa kanya. Porque married si Grace dati at may anak, hindi niya tatanggapin ng maayos. Ngayon na kayo yung bumabalik, gusto nyo she would accept you with open arms? Of course not. Hindi naman ganun kadaling kalimutan lahat, lalo na kung masakit at matitinding salita ang ginitawan ng mga magulang mo sa kanya. Huwag nyo sisihin si Miss Grace. Isipin nyo kung anong nagawa nyo sa kanya, why she has changed in the first place. Ngayon, parang kasalanan pa niya na hindi ka na niya kayang pakitunguhan ng maayos. Nag-aaway pa lang kayo e nakabuntis ka na. Ginamit mo pa magulang mo para linisin pangalan mo. Tama yan, PK. Ang magulang ay magulang at maswerte ang lahat ng may magulang pa. Habang nandyan pa sila, ipakita na ang pagmamahal. I somehow feel your sincerity. Keep doing your best para sa mga anak mo and for your parents. Ulitin mo ang oras na kasama sila at mas binibless ni God ang taong mapagmahal sa magulang.
Wala siyang sariling disposisyon at si Grace lang ang nasusunod. Mahirap yon sa mag-asawa. Dapat respeto at paggalang sa magulang ng lalaki o babae. Iyon naman ang family value nating mga Filipino. Well, good luck to both of you. Don't blame someone for your own action. Tinalikuran mo magulang mo para sa selfishness mo. Huwag humingi ng simpatya. Humingi ka na lang ng sorry sa mga bagay na nagkulang ka at manindigan sa ginawa mong desisyon. Ayaw mo ng confrontation kaya sinira mo pamilya mo. Sa isang relasyon, ang pag-uusap kahit umabot pa yan sa pagtatalo basta pareho nyo in-explain ang bagay-bagay at honest kayo sa nararamdaman nyo, in the end, you will come out to certain compromises. E tinatakbuhan mo pala kasi lagi yung confrontation. No wonder na ganyan resulta. Tumakbo ka sa iba kasi ayaw mo harapin din ang totoo. Mukhang ikaw piki ang Romeres back ngayon kay Marites sa interview niya kay Luis. Facts, yun yung maririnig mo. Bakit sa'yo ngayon res back? PK, may choice ka dati na sundin ang parents mo pero hindi mo sila sinunod at mas pinili si Miss Grace. Kung ano man ang naging consequences nun, lahat yon result ng pagpili mo. We have our own pace sa pag-heal. Hindi madali gamutin ang sugat, lalo na kapag malalim. May dahilan kung bakit ganon ang treatment ni Miss Grace sa parents mo. Hindi pwedeng invalid ang feelings niya. Sad to say, kaya hindi nag-work ang marriage nyo dahil mas mahal mo ang mga magulang mo at mga anak mo kesa sa asawa mo. Nag-stay ka before, hindi dahil sa pagmamahal. Nag-stay ka dahil sa mga anak mo at financially dependent ka kay Miss Grace. Kaya nung may pera ka na at may anak ka ng iba, naging solid na yung reason mo para umalis. Kahit ano pang dahilan, hindi lisensya yon para manloko. Masakit sa katotohanan, who makes more money makes the rule. You deserve what you tolerate. Choose your love and love your choice.